Saan daw hindi natutuwa si Eliseo Soriano? Natutuwa sa mali. Ayoko ng mali pagdating sa relihiyon. Kaya nga lang sa drama na ayoko ng mali. Wala pa sa relihiyon. Si Eliseo Soriano, ayaw ng mali. Ayaw ng mali? Yun daw kasi ang kanyang moto sa buhay. Kasi ako rin lang ay magpapagod. Gusto ko na sa totoo. Then I am going to offer my life in service to the truth. Yun ang aking moto lang ng ibang. Si Eliseo Soriano, in the service to the truth daw! Metikuloso daw kasi siya pagdating sa aral. Kaya ako, di ako parang hindi ko matanggap kung kayo magagalit. Hindi ko makatanggap na ipapalayo kami dun sa iyo eh, dahil kami, metikuloso kami pagdating sa aral. Hindi kami pa pagdaskul-daskul sa aral. Sinusuri muna namin bago namin itinuturo. Si Eliseo Soriano, ayaw ng mali, in the service to the truth daw, at hindi padaskul-daskul sa aral. Teka, may tanong ako. Kung si Eliseo Soriano ay ayaw ng mali at metikuloso sa kanyang itinuturo, aba ibig sabihin, lagi siyang tama. Kung manggagawa niya ang tatanungin mo, hindi lang tama si Eliseo Soriano. Marunong na, punong-puno pa ng kaalaman. Ngayon, pagdating po kay kapatid na Eli Soriano, eh, makikita naman po natin kapatid, kung hindi po lumalapat sa kanya yung sinasabi sa Biblia na tao na nakasumpong ng karunungan at nagtamo ng kaunawaan. Ngayon din naman po yung sinasabi sa Ecclesiastes 9 at 15. Ang sabi po rito, eh, meron ngang nasumpungan doon na isang dukhang pantas na lalaki. Naniniwala po kami na ito po'y lumalapat kay Brother Eli. Si Eliseo Soriano, pantas! Yun ang buong pagyayabang na sabi ng kanyang manggagawa. Dukhang pantas na lalaki? Ay, ako, pati nga history at pati nga science na pagbubuksan ko because of the Bible. Teka! Pantas na ko, pantas! Ang itinatanong ko, kung si Eliseo Soriano ay pantas, ibig sabihin, hindi nga nagkakamali. Bakit hindi natin subukan? Sige. Umpisahan natin sa science. Yung araw, 193 million miles away. Naintindihan mo? To be exact, 192 million 800,000 miles away. Ganong kalayo ang araw sa mundo. Mali! 93 million miles away lang ang sun mula sa Earth. Isa pa. Sa science ulit. Pero kinukumpirma yan ng siyensya. Halimbawa, merong mga napunta sa lugar na wala namang wheat. Yung arena. Trigo. Yung trigo. Mm. Eh, ang isang mahalagang party ng trigo, yung wheat germ at saka yung mga B-complex vitamins na nandoon, Brother Willie, yung thiamine, yung B-complex, na nagpapatangkad. Diba? Mm-hmm. Eh, yung mga lugar na wala namang nabubuhay na trigo, ang nandoon, kamote. Mm-hmm. Eh, kaya pagpunta mo sa Camotes Island sa Cebu, ang tao ron, bahagya lang mataas sa silya. Mali! Hindi dahil taga Camotes Island ay maliliit na ang tao. Dahil puro kamote lang ang kinakain. Tinawag lang na Camotes Island ang lugar na yon dahil ipinangalan ng mga Kastila nang madiskubre nila ang lugar. Oh, eto pa! Marami pa rin nasusunog mo. Diba? Mga taga-kainta, yung nasusunog ng araw yun eh. Baka sa kaintalo. Iba, talaga ako, hindi ko lang ano ang inaan yung kaintalo. Kaya talaga sa kainta, pag ito magpupunta, mas maraming maiipin doon kaysa sa magpupunta. Mainit kasi araw sa kaintalo. Malitin! Ang ibang mga kababayan natin sa Kainta ay may lahing Indian. Maiitim sila hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa kanilang Sepoy ancestry. Okay, eto pa. Sa Constitution naman. In case na si Presidente ay mamamatay, agad-agad ang nakakaalam ng mga immediate action ay yung Executive Secretary. Pero ang papalit ay ang
ang vice president. Ayun. At kung halimbawa, wala rin yung vice president, ang papalit naman yung chief justice of the Supreme Court. Mali! Kapag nagkasakit, namatay, o kaya naman ay naalis sa pwesto ang presidente, o magig ang vice presidente, ang Senate president ang ihahalili, o kaya ay ang Speaker of the House kung hindi kaya ng Senate president. Oh, subukan naman natin sa history. Alam nyo, if we are going to turn back to history, ang kaalaman natin ngayon ay kaalamang accumulated sa 500 taong pagkakatuklas ng protestante sa Biblia. Mula po nang magrebelde ang isang kardinal katoliko sa Papa sa Roma. Ito'y isang 5 na kardinal na ang pangalan ay si Martin Lutero. Mali! Si Martin Lutero ay isang monghe, hindi isang kardinal. Ito pa. Sa history ulit. Ngayon, when Galileo declared that he believed that the earth is round, Pope Paul the Sixth, or Pope Paul the Fifth, and that was 1605 to 1621, and Urban the Eighth, condemned Galileo for having or for holding a scientific theory that the earth is round. No? Kaya hindi sila naniniwala na ang mundo ay bilog. Siniwalag nila ngayon si Galileo. And after that was in the 17th century, no? Nung dumating ang 19th century, napatunayan, o 20th century, nakuna ng retrato ang Earth from the Moon. Ay, talagang may silkel. Bilog talaga. Mali na naman! Si Galileo Galilei ay itiniwalag ng Iglesia Katolika dahil sa kanyang paniniwala na ang San ang sentro ng San Sinukop. Nakaiba yun naman ang paniniwala noon ng simbahan. Hindi dahil sa ang mundo ay bilog! Teka, may hirit pa! Sa history ulit! Eh kasi alam ko yung unang constitution was formulated in Barrasuin Church in 1937. Mali! Ang unang konstitusyon ng Pilipinas ay isinulat sa Barrasuin Church noong September 15, 1898, hindi 1937, na gaya ng sinasabi ng di umano'y lalaking pantas. Pagbigyan pa natin, once more, in history again. Ang tanong ko po ay, when and who tungkol sa katekismo. At sino po nagpasimuno? Kailan po nagsimula? Pausilog na isiya po ba ito? At bakit po ito ang ipinahirap ng Catholic Church? Yung katekismo, hindi mo nabubuyan until after the 19th century. Mali pa rin! Sapagkat ang katekismo ng Iglesia Katolika ay nagsimula noong ikalawang siglo, hindi noong 19th century, sablay na naman ang pantas na lalaki. Subukan naman natin sa textual criticism. Ito kapatid, nag-aaral ka sa Bible School. Di ba napag-usapan nyo na yung sa Bible School, kapatid, na lang yung mga manuscripts, ano? Kagaya ng Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Washingtonianus, iba't ibang mga codex na manuscripts. Ang ibig sabihin, we have the original manuscripts written by hands or translators. Maaaring hindi na yung original Bible. Maaaring hindi na yon. Pero we have original manuscripts, translations. At yun eh, it dates back to the 1st and 2nd century AD. Very, very, very near to the time of Jesus Christ. Mali! Ang Codex
Sinaiticus, Codex Vaticanus at Codex Washingtonianus ay isinulat noong ika-apat na siglo. Hindi noong una at ikalawang siglo na sabi ng mga ngaral na pantas daw! Okay, subukan pa natin! Baka naman kahit isa ay tumama! Ano yung tanong mo? Ang tanong ko po ay, yung po bang mga apostolic fathers ito ang nakausap nila mga apostol, apostolic fathers? Yung apostol Peter, mga apostol sila yung sumunod kay Christ. Kasi nababasa rin po ako yung church history. Alam mo, yung mga sinasabi ng Iglesia Katolika na apostolic fathers, sila lang ang gumawa niyan. Alam mo ba kung sino-sino yan, iho? Ha? Si, alimbawa, si St. Ignatius, ano? Si, may mga epistles silang tinatawag na isinulat ni John, the Bishop of Smyrna. Tapos, yung Epistle of Barnabas, si Didache, at saka yung Shepherd of Hermas. Di ba yan ang mga sinasabi mo, no? Mali na naman! Ang Didache, hindi Didache ha, ay hindi tao! Ayon sa Talatinigan, ang Didache ay isang dokumentong Kristiyano na isinulat noong ikalawang siglo. Hindi ito isang apostolic father na tulad ng binabanggit ng dukhang pantas na lalaki na di umano'y punong-puno ng karunungan. Teka, teka! Awat na! Tama na! Lahat na lang mali! Akala ko ba ayaw ni Eliseo Soriano sa mali? Akala ko ba metikuloso daw siya pagdating sa aral? Akala ko ba siya ay taong kinasumpungan ng karunungan? Akala ko ba dukhang lalaking pantas? Abay! Nasaan? Si Eliseo Soriano, pulos pagyayabang, mahusay sa pasikat, punong-puno ng kahambugan! Inakit ang miyembro sa kanyang di umano'y God-given na karunungan, pero ang totoo, si Eliseo Soriano, ang hindi dukhang lalaki na maraming negosyo na kinasumpungan ng ubod na nandami ng kasinungalingan at kamalian. Kung gayon, hindi pala pantas. Nagpapantas siya lang. Si Eliseo Soriano, ang mangangaral na sa kagustuhang magmapuri ay hinihiya ng kanyang sinasabi. Natupad kay Eliseo Soriano ang sinasabi ng Biblia. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Kaya dapat nang gumising sa katotohanan ang mga naakit ni Eliseo Soriano. Dapat nang bumalikwas at iwala ang mga ngaral na hindi magagit sa kaligtasan, kundi sa kapahamakan ng inyong kaluluwa.